Hello guys, welcome back to my channel. Ako nga pala ulit Squid Joseph ng Daddy Joe Stories. Kung di pa ka naka-like, subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe na. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So yun mga kainik, katulad ko din ba kayo na mahilig maggawa ng plant arrangement o mag-combine-combine ng iba't ibang halaman sa iisang pots tulad nito. Ayan. Katulad nito, mayroon ko isang patch na malaki dito na nilagyan ko ng trailing plants na Creeping Charlie, then meron ding Caladium, Syngonium, saka Alocasia cucullata. Pinagsama-sama ko sila sa isang patch para magkaroon ng maganda sa paningin ng tao at siyempre yung attraction yung na binibigay nito sa akin o sa iba pang nakakita nito kasi sa araw-araw na nakikita mo sila, sa bawat umaga na pagising mo na nakikita mo sila, yung feeling mo, buhay na buhay yung araw mo, masigla ang buhay mo dahil sa gandang naidudulot ng mga arrangement na ito o yung pagkukumbine natin ng halaman. Hindi lang yan ang aking mga nakumbine before. Meron din po ako ditong pinagsama-samang mayana, katulad nito. Ito yung iba't ibang klase mayana na pinagsama-sama ko sa isang patch. Actually, ito po ay timba. Timba na hindi na ginagamit. Ayan, iba't ibang klase na nilagay ko dito. Di ba mas maganda silang tignan, mas colorful? Actually, ito yung isa yung pinaka-highlights na natabunan na. Hindi ko alam po anong pangalan nito. Ayan, nasira pa ng uod. Di ba ang ganda nilang pagmasdan kapag naka-arrange sila ng ganyan. At yan ang topic natin sa araw na ito, ang ating pag-uusapan, ang pagkukumbine-combine ng mga halaman sa isang patch. Ito po ba'y safe? O may mga dapat po tayong iwasan o dapat tayong tandaan kapag tayo'y nagsasama-sama ng mga halaman sa isang lalagyan o sa isang taniman? Kailangan may mga gabay tayo o may mga alam tayo sa mga halaman bago natin sila pagsama-samahin, kung pwede ba silang pagsamahin sa isang lalagyan o sa isang patch. So yun, ako nga ulit si Daddy Joe at ito ang aking kwento. Pero bago natin ituloy ang ating kwentuhan, napakinggan muna natin ang kwento ni Miss Marge Santillan about plant combination sa isang patch. Hello mga kayunik! Welcome to my garden! And today, gusto ko i-share sa inyo kung bakit nga ba ako nahilig sa paggawa ng mga arrangements kung saan naglalagay ako ng maraming halaman sa iisang lalagyan lang. Dito sa gilid ko are examples ng mga arrangements. Ito, ipapakita ko sa inyo. Meron ako ditong cactus dish garden kung saan may apat na cactus na nakalagay sa isang pot lang. Tapos ito, succulents na nasa isang pot lang din. Iba-ibang klase yan, kung titignan nyo. And dito sa likod banda, ayan, iba-ibang klaseng succulents din yan, nasa isang pot lang. At etong shower caddy na to guys, madaming succulents din to na nakalagay sa iisang shower caddy lang. So sa mga bahay nyo siguro ay ginagamit nyo to sa inyong mga CR, lalagyan ng mga shampoo, ganyan. Dito, tinanimang ko to. Marami pa akong mga arrangements, pero hindi ko na ma-share sa inyo. I won't have time, lalo na at umuulan. And ayun guys, ang reason ko kung bakit ko ginagawa ito ay dahil nalalabas ko yung aking creative side kapag gumagawa ako ng ganito. Kasi diba, gumagana yung utak mo dahil nagde-decide ka kung anong style ba ang gusto mo, ano bang mga halaman ang bagay para sa container na meron ka, at saka kung ano-ano bang kulay yung kailangan mo sa arrangement na yun, diba? So talagang ano siya eh, hindi lang yung kamay mo ang gumagawa, nag-iisip ka rin talaga. And ang benefit nito sa akin, nakakalibre siya ng space. Space saver yung mga arrangements na ganito. Kasi halimbawa, itong shower caddy dito, siguro ang mga halaman na nandito dito lahat, mga 15 kinds ng mga succulents. Estimate ko lang yan, mga 15 kinds of succulents. And kung ipapat mo yan, 15 pots na yan na kakain ng space, di ba? So, ayan, pagka ganito, isang ganito lang, ang dami mo nang nakalagay ka agad. So, yun lang naman. Sana ay na-enjoy nyo ang shinare ko sa inyo.
Please don't forget to subscribe kay Kuya Joseph and visit nyo pa at panoorin nyo yung iba pa niyang mga videos. I will see you next time. Thanks for having me, Kuya. Bye! Maraming salamat, Miss Marge, sa pag-share mo ng ilang benefits sa pagsasama-sama at pag-a-arrange ng mga iba't ibang halaman sa isang patch. Ilan lang po yan sa mga nasabi natin mga magandang na itudulot ng pagkakombine ng mga halaman sa isang lalagyan lamang. Isa na dito yung karagdagang kulay. O sino ba naman hindi maaakit o hindi magagandahan sa napaka-colorful na isang patch na punong-puno ng iba't ibang kulay na halaman. At syempre, ang bawat makakita nito ay siguradong mapapanganga at mapapamangha sa makikita nila. Ikalawa ay ang attraction o eye-catching na talaga namang lahat ng mapadaan ay mapapalingo na hindi nila mapipigilan ang sarili nila na tanawin ang iyong ginawa. Dagdag pogi points at ganda points na rin para sa ating mga sarili. At para sa ikatlong benefits naman ito, ito yung add drama o nakakapagdagdag ng buhay ng ating mga halaman. Hindi na siya nag-iisa kasi meron siya makasama at bukod pa doon, buhay na buhay siyang tingnan. Lalo na kung lalagyan pa natin sila ng mga trailing plants na magsisilbing kumakaway-kaway sa mga bisitang darating dahil sila nakapagdagdag ng movement sa ating mga arrangement ng ating mga halaman. So ilan lang niya sa mga benefits na naibibigay ng plant arrangement o combination of plants sa isang patch lamang. Pero meron mga bagay tayo na dapat natin tandaan sa tuwing tayo maglalagay ng mga plants na ating ina-arrange sa isang patch. Siyempre, una-una na dito ay yung mga plants na gagamitin ninyo. Lalo-lalo na yung mga basic needs ng bawat plants na pagsasama-samahin nyo sa iisang lalagyan. Unang dapat nyo isaalang-alang ay yung likes o yung pangangailangan nila ng sunlight. Hindi mo pwede pagsamahin basta ang isang halaman na pang-outdoor at isang pang-indoor. So magkaiba sila. Iba yung nangangailangan ng direct sunlight at iba naman din yung nangangailangan ng shaded area lang. At si kalawa naman na dapat natin isaalang-alang din ay yung nutrition na pangangailangan ng isang halaman. Hindi mo sila pwede pagsamahin, pagsabayin na alagaan sa isang patch kung magkaiba sila ng pangangailangan. Halimbawa na lang na ikaw may dalawang anak na iiwan mo sa iyong kapitbahay. Siyempre, yung kapitbahay mo hindi alam lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak kasi anak mo ito. So, paano niya ito aalagaan na magkasabay nang hindi niya alam kung ano ang mga basic needs ng iyong mga anak? So, ganun din yan. Kailangan alam mo ang tamang nutrisyon para sa mga halaman mo na yung itatanim sa isang patch lamang. At siyempre, sa ikatlo, ay yung water requirements ng isang halaman. Hindi lahat ng halaman ay nangangailangan ng sobrang tubig o sobrang pagdidilig katulad ng succulent na once a week lang minsan magdilig, minsan twice a week pa. At hindi rin katulad ng cactus na hindi rin kailangan ng sobrang tubig. Tulad ng fern at cactus, hindi natin sila pwede pagsamahin. Ilang fern ay mas gusto sa moist na lugar kesa sa dry na lugar. Kaya hindi natin pwede pagsamahin ang isang fern sa cactus o isang fern sa succulent. Dahil ito isang usapin talaga na hindi natin pwedeng baliwalain. So ilan lamang yan sa mga dapat natin tandaan sa tuwing tayo magagawa ng arrangement sa isang patch lamang. Maraming salamat po sa inyong pag-stay tuned dito sa akin channel. Ako nga pala ulit si Daddy Joe. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa video na ito kung ito niyo nagustuhan. At pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan para ma-update sila kung anong mga dapat gawin sa pagkukumbine ng mga halaman. Hanggang sa susunod na vlog ko, ako muli si Daddy Joe, ang inyong kakwentuhan dito sa Daddy Joe Stories. At ito ang ating kwento.